Hello mga kakabsat! Welcome back to my YouTube channel! Pumila kami ngayon ni Auntie Baby. Yes, kabilang ni Auntie Baby ang pumila kasi hindi sumama si nanay. Baka nagtataka po kayo, ang camera natin for today's video ay nakasabit lang sa ating bag. Kasi alam nyo naman po, maraming sensitive, ang mga ibang tao ayaw magpakuha ng video. Kaya medyo nag-isip ako kung anong ibang paraan para makakuha ako ng video na kagaya ng ginagawa natin ngayon. Anyway, maaga kaming umalis ni Auntie Baby kasi para maaga sana kaming pumila dyan. Pero unfortunately, mas meron palang mas maaga. Kaya heto, nakapila kami. So syempre, chika-chika muna, kikinig kami sa mga taong nagmamarites dyan. Parang kung hindi ako nagkakamali, dumating kami ni Auntie Baby dito parang like 30 minutes before ng 9 a.m. Kaya medyo matagal-tagal bago kami naghintay. At ayan na nga, medyo gumagalaw-galaw ang camera ko kasi gusto ko sanang iikot yung bag ko. Kaya lang, hindi ko pa siya makuha yung tamang technique. Ang weather po pala that time is maaraw pero malamig siya. Ha? Huh? Paano ba yun? Maaraw pero malamig. Yes, tama. Maaraw pero malamig. Ayan, kung nakikita nyo po, sumisilip-silip yung araw. Dito nga po pala sa location na ito, isang beses lang sa isang buwan pwedeng pumila. Gusto namin yung mga pinapamigay dyan kasi karamihan ang pinapamigay nila ay mga pantry. Pag nakachempo ka, may mga karne, may mantika, yung typical na ginagamit mo sa pang-araw-araw. Ayan, kung nakikita nyo, nagdadatingan na yung mga nakapila dyan sa una. Ibig sabihin po nyan ay malapit nang mag-umpisa silang magbigay. Ayan na nga, at nagbukas na sila. At alam nyo po mga kakabsat, natamaan pa yung bata dyan ng pagbukas niya ng pinto. Paano? Yung ina naman kasi, pinapabayaan maglakad-lakad yung anak. At syempre, hindi naman sinasadya nung nagbukas dahil hindi naman niya nakikita kung sino yung taong nandun sa likod ng pintuan na yan, diba? At ayan na nga, mag-uumpisa ng magbigay. I wonder kung anong mga ipapamigay nila this time kasi ang daming pumila talaga ngayon, promise. Excited kami ni Auntie Baby kung ano yung mga kukuha namin dyan. Last time na pumila kami dito, nakakuha kami ng 2 pork loin, tapos may mga isda. At alam nyo po ba mga kakabsat, ginawa kong fishbowl yung isda na binigay nila dito. Sobrang sarap. At feeling ko mas masarap pa sa fishbowl na original. Yay! Talaga lang. At kung gusto nyo naman po malaman kung paano ko ginawa ang fishbowl, mag-comment lang po kayo para gumawa tayo ng video pag makakuha uli kami ng isda next time. Tinitignan ko nga kung ano yung mga pinapamigay nila kaya lang medyo malayo kami doon sa bigayan kaya hindi ko pa masyadong maaninagan kung ano talaga yung mga pinapamigay nila. Yung mga time na yan mga kakabsat, ang sakit na ng paa ko kasi ang tagal namin nang nakaupo dyan. Pero syempre kailangan mong magtiis kasi ang kasabihan nga pag may tiyaga, may nilaga, diba? Ayan o, buti pa si Manang, nakatapos na, ano kayang nakuha niya? Dito rin po pala, binibase kung ilan ang tao sa bahay ninyo. So, syempre, kung madami kayo, mas madami silang ibibigay. Kung 2 lang kayo, pang 2 portion lang yung ibibigay nila sa inyo. At kung kayo po ay taga San Diego at gusto nyo rin pumila dito, bali, ang hinahanap lang po nila ay ID. So, yes, ID lang po yung hahanapin nila and then papapirmahin nila kayo ng papel tapos aalamin kung ilan yung tao sa bahay ninyo, kung ilang membro ng pamilya para po malaman nila kung ilan ang tao sa bahay nyo. Kasi dyan po nila ibibase kung ilan yung ibibigay nila. Po pala, FYI, bawal po ang magkapareho ang address. Siguro, baka pwede nyo naman pong gawin yun later on pero huwag kayong pumunta ng parehong araw. Natitempt nga asawa kong gawin yun kaya lang sabi ko wag na, okay na kasi madaming portion naman yung binibigay nila sa amin dahil nga nilagay kong 4 kami. Well, although talagang 4 naman talaga kami. Sa mga nagtatanong din po pala kung anong mga ginagawa ko sa mga dilata na nakukuha ko, yung mga iba po dahil sobra-sobra naman yung mga nakukuha namin, iniipon ko po yun para ipadala sa Pilipinas. Hopefully mapuno ko na po yung isang box at nang maipadala ko na,
at para makapag-share naman sa mga kamag-anak at mga kaibigan dyan sa atin sa Pilipinas. Ayan mga kakabsat, medyo nakikita nyo, lumalapit na tayo doon sa may pinto. Bali nga po pala ang pangalan nitong location na ito ay Heaven's Window. Hindi ko alam kung bakit tinawag na ganun, pero ang ganda, Heaven's Window. Monday through Friday po ata ang pilahan dito from 9 a.m. until maubos yung mga pinapamigay nila. Kaya ano pang ginagawa ninyo mga taga San Diego, pumila na po kayo. At that time, gusto ko talagang makita kung ano yung mga pinapamigay nila, pero medyo malayo pa rin kami sa pila kaya hindi ko pa siya makita-kita kung ano yung mga nilalagay doon sa supot. Yes, oo nga po pala. Dito po pala ay kanya-kanyang dala ng supot or box or kung ano man yung madala ninyo na mas mapapadali sa inyong pagbitbit ng mga ibibigay nila, kasi po hindi sila dito namimigay ng supot or boxes. Kaya nakikita nyo po yung mga nandyan sa unahan na pila, may sarili silang bag, may mga dala silang kariton, yung mga iba nagdadala ng upuan para nga naman hindi sila nakatayo the whole time. Ang haba na din po pala ng pila, ayan o, hanggang doon na o, paikot na kami. Pero at least ang good news, malapit na kami. Ayan po, makikita nyo naman, ang dami na nilang dala, di po ba no? Kasi siguro clean name nila, madami silang pamilya o yan o, box-box na yung dala nila. Pero hindi ko pa rin makita kung ano yung mga nakukuha nila. Ay, naku po. Ayan, tignan nyo naman si Auntie Baby, di ba? Tinitignan niya na kung ano yung mga makukuha. Kasi sa tatlong pinipilahan namin, dito kami nai-excite ni Auntie Baby sa lugar na ito talaga. Tapos mas nakaka-excite pa pag namigay sila ng karne. Ba, malaking bagay din kaya yung karne, malaking katipiran din yun. Ayan po mga kakabsat, nag-skip na ako kasi naiinip na ako. At syempre ayaw ko din kayong mainip, di ba? Kaya po sabi ko skip ko na. Ayan o, malapit na kami. Kami na po yung susunod, kaya nire-ready ko ng aking mga bag. At eto na nga, tinawag na ako, inabot ko na yung ID ko at che-checkin na niya kung ilang member ng family ang clean name ko nung araw na nag-register ako. Ay, ano ba yan? Natakpan naman ng bag. Anyway, skip natin yarn kasi bakit naman tinakpan? Okay, anyway, ito na po yung papamigay niya. May nakita akong orange or parang sibuyas ata yun. Pero tignan na lang natin pagka uwi. Parang may binigay din siyang mga frozen. Tapos may mga binigay siya dyan na gatas. Tapos may binigay po siyang isda. Ayan, isda. Dalawang supot yung binigay niyang isda. Hindi ko alam kung anong klaseng isda yan, pero okay na rin. And then mayroon kaming frozen na strawberry. Gusto yan ni Janjan para sa kanyang smoothie. And then inabot na yung dalawang supot na pantry. Ang laman po ng mga pantry ay may bigas, beans, green peas, mga walnuts, almond, mga ganun po. Ayan, medyo pasensya na at ano na talaga, magalaw na yung camera dahil hinahanap ko si Rani kung saan siya nagpark dyan at medyo mabigat kaya huminto tayo kasi tinawagan ko siya dahil masakit na yung likod ko tsaka pa ako dahil nakatayo kami nang medyo matagal-tagal din kaming nakatayo. At ayan nga, nahanap ko na siya at medyo malayo yung pinagparkingan niya kaya kailangan ko maglakad, Diyos ko Lord. Pero nakausap ko na siya dyan, sinabi ko sa kanya na tulungan niya na lang si Auntie Baby kasi alam ko ang nilagay din ni Auntie Baby sa registration niya ay 4 din kaya kung gaano kadami yung nakuha ko, ganun din kadami yung makukuha niya. Eh medyo mabigat para sa kanya. Kaya sabi ko kay Rani, tulungan na lang niya si Auntie Baby. Ayan, at hinihintay ko na lang si Rani at saka si Auntie Baby. Kasi pinick up ni Rani si Auntie Baby doon sa pilahan para tulungan niya siyang magbitbit ng mga nakuha niya. Kasi ako naman ay nakarating na sa sasakyan. At eto na nga ang aking asawa. Tinulungan niya si Auntie Baby. Thank you, Rani. At ayan naman si Auntie Baby. Hindi ko alam kung ano. Pero wala na siya halos bit-bit kasi binit-bit na ni Rani. Dahil yun nga, mabigat. O yan, hinanap niya pa si Auntie Baby.
Oh, ayan na nga si Auntie Baby. Lalagay na niya dun sa sasakyan yung mga nakuha namin. At ayan nga po, tignan nyo naman kung gaano kadami. Diba, dalawa lang kaming pumila dyan. Wala pa si nanay. At eto na, tapos na ang pila. Kaya po uuwi na kami.